You're now watching Showbiz Now, your daily showbiz update. Trending nga sa social media ang pag-walkout at agaran na resignation nitong si Mike Abe sa kanyang matagal nang pinaglilingkuran na broadcasting station na SMNI, kung saan ayon sa kanya ay 15 years nga siya na nasa SMNI. Ano nga ba ang nangyari? Mula sa news feed, narito po at ating ibahagi. Pastor Kibaloy furious versus Mike Abe after walkout and resign. Pastor Apollo Carion Kibaloy expresses fury against broadcaster Mike Abe after he resigned and walked out during his live program. After announcing his resignation on Sunshine Media Network International's SMNI live program, Usapig Bayan, the seasoned broadcaster quickly became viral online during their discussion on President Bongbong Marcos Jr.'s first State of the Nation address or SONA. Mike Abe walked out the room. Abe shocked the viewers when he abruptly resigned and left his own program after his debate with Kibaloy. It will be recalled that Abe argued with Kibaloy for not mentioning what the current administration will do to put an end to the rebellion and maintain peace and order in the nation, despite the broadcaster agreeing to BBM SONA. Owner of SMNI Pastor Apollo Kibaloy is rare in his program. The so-called appointed son of God claimed that Abe did not treat him with respect and that he was the first to be degraded on television. Ako ang una niyang pinahiya sa TV. Ako ang nakikinig lamang. Nakita niyo ba na nangialam ako sa programa ng SMNI? Nakikialam ba ako sa usaping bayan? Sabi ni Kibaloy. Pero pinahiya mo ako sa aking opinion ko. Sinalungat mo ako at isa kang correspondent ng SMNI. Eh talagang sasagutin kita publicly. Hindi kita babastusin. Sasagutin lang kita. Kibaloy further emphasized that he is the owner of SMNI and that Abe is simply employed his media company as a broadcaster. The pastor thinks that the president should use his ability to resolve the nation's problems. Therefore, it was also stated that Abe's viewing point is incorrect not to rely on PBBM for all issues. Public dialogue to, natalo ka sa debate, binastos mo ako, sariling istasyon ko, babastusin mo ako, tapos broadcaster ka lang. Kahit 15 years ka pa diyan, binagsakan mo ako ng microphone sa sarili kong istasyon. Magkakaprograma ka ba diyan kung hindi kita pinayagan? Iyan ang sinabi ng pastor. He said that he hoped Abe would act professionally and refrain from simply creating a scene in the middle of the show. Abe has not yet issued a formal comment regarding the dispute he is having with Kibaloy. Anyway, nagbigay na po ng statement si Mike Abe sa kanyang Facebook page at doon ay niliwanag po niya na hindi na nga siya babalik sa SMNI. Ayon sa kanya, yun na yun. Yung sinabi ko doon sa SMNI, ang pag-alis ko doon ay yun na yun. Kaya naman po sa mga umaasa at nagre-request na ako ay babalik pa, hindi po dahil mayroon akong isang salita. Yan nga ang mapapanood sa naging statement 5 hours ago sa mismong Facebook page ni Mike Abe sa kanyang naging live. At ilang mga netizen naman ang nagbigay ng opinion dito. May syempre may kumampi kay Mike Abe at mayroon namang ipinagtanggol si Pastor Apollo Kibaloy. Pero sa tingin nyo mga ka-showbiz nap, sino nga kaya ang may mali sa dalawa? Ito ang mixed reaction ng mga netizen. Isang netizen ang nagtanggol kay Mike Abe. Same nitong si Jay Mar. Aniya sa kanyang naging post, very unethical ang ginawa ni Kibaloy na diniduro si Mike Abe sa kanyang mismong programa na live sa harap ng mga manonood sa kadahilan ng siyang may-ari ng station. Gawain ba ng isang pastor yan? Pastor ba talaga si Kibaloy? Yan pa ang tanong niya. Naman ni Bianca Blanca na nasa side naman ni Pastor Apollo Kibaloy, aniya Mike Abe opinions, huwag pong pa-victim. Here's the video and let's see sinong di professional po dito. And if you truly love and respect Pastor just like what you said sa live mo yesterday, you will stand with that. Pero now anong sinasabi mo? Bumaligtad ata, nag-iba biglang ihip ng hangin. Natulog ka lang, nawala na ang respeto mo. Langgam ka lang sa totoo lang, sa daming kumalaban kay Pastor na tumba. Well, narito po ang nasabing recorded voice kung saan ay nagsalita nga po si Mike Abe at atin pong pakinggan kung sino nga ba talaga ang may problema sa dalawa. Sa SMNI, ako po ay nagpapasalamat. Chairman, marami pong salamat sa mga sinabi mo. Ako po ay 15 years na dito sa SMNI. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon, tiwala na ipinagkulo niyo sa akin.
Oh. Akin pong pinasasalamatan, magiging habang buhay na akin pong... This is SMNI News Channel, Truth That Matters. Yun po sa infrastructure, Pastor, na backbone na nabanggit po ninyo yun na sa ekonomiya ng isang bansa. Opo, yung sinabi ng Pangulo na infrastructure is the backbone of our nation, of our economy, napakaganda nun. Lalo sa nang sinabi ko kanina, lalong ganda kung na-mention niya. It does not have to take 5 minutes para ma-mention mo yung MTFL ka, yung sa illegal drugs, yung sa kriminalidad, yung sa korupsyon, insurgensya, ganon. Tukal na mention mo na yung sa infrastructure, di ba? Hindi ko pinangon ng Pangulo, ah. Yes. Ang akin lang yung pulso ng bayan. Ang aking inasaan ng tao yun eh, na babagitin mo eh. So hindi ko pinangungulahan siya kasi sabi mo nga Mike, may charade siya his style, ganon. Pero gusto ko lang ding linawin yung sinabi mo na huwag natin iasa sa palikat ng isang tao. Eh hindi pwede yung ganon. Pag naging presidente ka, nakaasa lahat sa palikat mo yan. Ilawan ko kung sa Kuman Conference ba niya, baka hindi niya binanggit yan sa SONA, baka sa command conference ng mga military commanders, mga pulis, sasabihin niya yon sa kanila. Pero ang inaasahan ng bayan ay masasabi niya yon sa kanyang SONA. Yun ang puso ng bayan, na ako, isa ako doon. So, ayokong isang araw, kung mapapalpak naman, we are not judging him this early, no? We are not judging this administration this early. Sapagkat ilang araw pa lang. Pero, in the meantime, kung papalpak ang peace and order, hindi naman sisisihin ng military eh. Hindi naman sisisihin ng pulis eh. Ang Pangulo ang sisisihin. Isang araw, ayaw kong marinig ng mga tao na mahina kasi ang ating presidente. Hindi niya inarap ito. Hindi niya ginawa ito. Ayaw kong marinig yun kasi 31 million votes yan eh. Ayokong mawala yung political capital na yun sa kanya. Gusto ko manatili siyang inaasahan ng mga tao, 31 million people elected in. Nandiyan, naghihintay naman ng oposisyon para pirahin siya. Ayokong marinig na isang araw, masasabi nilang pumalpak ang ating insurgensya, pumalpak ang ating droga, pumalpak ang ating kriminalidad dahil mahina ang ating Pangulo. Ayoko marinig yun. Gusto ko manatili siya na mahal ng tao. Manatili siya na i-judge ng tao na talagang ginawa niya at itinagpatuloy at masigit pa yung pinasimulan ng Duterte administration na hindi lang hanggang sa infrastructure, kundi sa lahat. Ito nga yung mga problema ang sinasabi ko ng bansa na kung wala yan, wala tayong peace and order. Lahat po ito, hindi gagana yan. Oo, lahat yan, lumakas ang illegal drugs. Mabibili na lahat nila eh. Magkakagulo na naman tayo. Alimbawa, lumakas na naman itong insurgency nito. Magkakagulo na naman tayo sa mga kabukiran dito. Eh hindi naman atras yung mga yan. Yun ang punto ko doon. As the commander-in-chief of the armed forces, as the president, nasa balikat mo lahat yun. Hindi pwedeng yasa mo lang dito, yasa mo lang doon. Kung wala kang go signal sa kanilang malakas, hindi gagalaw yan. Baka mabili pa nila yan. Eh nangyari na yan sa mga naunang administrasyon. Kaya ito, yun ang point ko dito. Hindi ko gusto na yung Marcos administration ngayon ay may kumpara sa Duterte administration at sasabihin mas maganda pa noon sa panahon ni Duterte. Ayoko marinig yun. Gusto ko manatili siyang popular. Gusto ko manatili ang rating niyang nasa taas. Ganun din ang inobserbahan ko sa Duterte administration. Alam mo, kasama kita. 3 years akong hindi kumibo eh. Kasi tinignan ko kung ano ang magiging resulta ng kanyang mga pangako. After all of these years, mga 1 or 2 years, baka lumakas ang drugs, baka lumakas ang kriminalidad, baka lumakas ang insurgensya.
mga lumakas itong mga komunista na naman. Hindi naman sisisihin na ang poses o kaya yung pulis o kaya yung PDEA. Ang sisisihin yan siya. O, sapagkat siya ang kumandyan eh, siya ang pangulo natin. Nakaatang sa kanyang balikat lahat yan. Eh ngayon nga sa Duterte administration, nagsaksid lahat. Binabanggit ba nga ang poses? Binabanggit ba lahat? Hindi. Si Pangulong Duterte ang binabanggit, kaya ang taas na kanyang rating hanggang sa bumaba na siya sa pwesto. Ganun ang gusto kong mangyari sa Marcos administration. Oh, beyond the adulation, beyond the popularity that tinatabasa ngayon ng Marcos administration, eh yung trabaho na nakaatang sa balikat ng Pangulo. Oh, kasi yung mga nasa lalim mo, umasa rin sa iyo yan, na sasabihin mo yung mga bagay na yun. Lalakas ang loob nila kasi commander-in-chief nila, eh malakas ang kaniyang paninindigan laban sa mga kanser ng sosyadad na ito. So inulit ko, yung tulad din sinabi ni Professor Malindogoy, ang peace and order ang number one sa ating bansa. Oh, hindi ko, ulitin ko ha, hindi ko gustong marinig isang araw after one or two years na mahina itong presidente natin na hindi niya hinarap itong problema ito, ganun-ganun. O maulit nila yung zona number one yan na hindi naman niya binanggit yan noon, hindi naman niya sinabi noon yan. O, hindi lang tayo umasa noon, pati yung mga masasamang loob na yan, yung madurugistang yan, yung mga insurgensang yan, ay salamat, hindi tayo binanggit. Ang ibig sabihin nito, medyo takot siguro siya ang humarap sa mga problema ito. Oh, ganun din ang pulso ng bayan eh. Ito sa atin, pulso ito. I'm here to do real talk. I'm not here to flatter anyone or to criticize anyone. Isa ako sa pamayanan na nagsasabi ng katotohanan. Kaya ang SMNI nakilala sa pagsasabi ng totoong ganyan. Ako nandito ako to guide all of you, including SMNI. Hindi ko gusto kumorba ng SMNI kung kahit saan. Pagka ang harapin natin ang tunay na pulso, ang tunay na problema ng bayan. O i-guide din natin at ipanalangin ang ating Pangulo. Kaya binoto natin siya, 31 million, kasi yung pangakong itutuloy ang lahat ng mga pinasimulan ng unang administrasyon. Kaya masaya ako kung sinabi niya yung infrastructure, palalawigin pa yung lahat. O, ang gusto kong mabanggit naman noon, pangalawa, yung yun lang. It doesn't take you 5 minutes to say that. Para lang lumakas ang loob ng taong bayan, para lumakas din ang loob ng poses ng pulis, ng PDEA, na ganun din pala ang gagawin. Oh, yun ang punto ko doon. Pero gusto ko lang linawin yung sinabi mo na huwag natin iasa sa isang tao. Hindi pwede yung like. Eh, siyang presidente natin nakaasa sa lahat, sa balikat niyan. Kung may pupurihin pag siya ay nagsucceed, siya. Pag may sisisihin, pag hindi nagsucceed na pin, siya rin ang tutumbukin ng tao. Yan ang maliwanag dyan. So, hindi kita kinukorek ha, kasi mayroon ka rin sariling opinion. Pero itong SMNI, gusto ko matuwid ang pananaw sa taong bayan at matuwid ang ating tinatahak na landas. Tutulungan natin ang ating bayan para may tayok. At tutulungan natin ang ating Pangulo para siya ay lumakas. Para siya ay talagang humarap sa mga dapat harapin na hindi iiwasan, kundi talagang babanggain yung mga dapat banggain dyan upang tayo ay magkaroon ng contentment, magkaroon ng justisya. Oh, yan ang daing ng tao na nakita natin sa unang Pangulong Duterte. Kaya wala akong personal eh. Wala akong personal na ganyan. Kaibigan makita o hindi. Kaibigan ko ba ng Pangulo o hindi. Titingnan ko kung ano yung resulta ng magagawa ko para sa ating bayan. Hindi lang yun sa salita. Kundi tingnan ko kung ano. So I'm not judging this administration this early.
I will wait 1, 2, 3 years. Makikita mo na yun. Oh, doon. After 1 or 2 years or 3 years, ayoko marinig sa mga taong mahina kasi itong ating pangulo, kaya lumakas na naman ng kriminalidad. Mahina kasi itong ating pangulo dahil ngayon, lumakas na naman ng NPA. Lumakas na naman ng droga. Ayoko marinig yun. Gusto ko manatili si Pangulong Bongbong Marcos at the peak of his popularity sapagkat siya ay tuloy na Pangulong, hinarap ang lahat ng ito para sa atin. Iyon ang take ko. So wala akong ano dito. Wala akong personal. Wala akong kung ano. Ito ang pinag-uusapan dito. Resulta ang pinag-uusapan dito. At yan ay nakaatang lahat sa balikat ng ating Pangulong Marcos. Okay. Chairman, dun ho sa issue naman ng ano, ng food security. Maganda yun. Napakaganda nung sa sinabi niya sa ekonomiya, food security. Pero ano yun mo food security, Mike, kung ang peace and order bumagsak? Lalo na yung droga na yan, illegal drugs na yan. Pwedeng bilhin tayo lahat yun eh. Pwedeng bilhin lahat ng, alam mo yung dossier na kinuha ni President Duterte noon, halos nabili na Pilipinas ng droga. O kung hindi pa siya naging Pangulo, siguro narco state na tayo ngayon. Anihin mo yun, tingnan mo yung malalagong bansa, puro sa mandragadi kang mga tao. Wala pa rin. Ang bansa ng Amerika, everyday shooting. Everyday, walang contentment ng tao dahil ang peace and order, wala eh. Bagsak din ang peace and order nila eh. Yan ang pinakamalagar yan. Pero yung mga economic reforms na sinasabi ng Pangulo, naku, pinakamaganda yan. Magagandang lalo yan kung malakas ang ating peace and order. Kung may talagang sentrong command siya sa armed forces na ganito. Ganito, tulad ba ng unang Pangulo natin na talagang tutok na tutok? The modernization of the AFP, nakita na natin. Ito ang ating showbiz na update. Patuloy lang pong tumutok para sa mga update or balita po sa ating bansa. Thank you for watching. Images are all credit to the rightful owners. And thank you for watching Showbiz Now.